O, lahat ba? Ready na? Yung background music, ready na? O, Senator Bato, pasok! Sa tingin mo, anong aksyon mo na nakaprovoke kay Mr. Willie Gonzalez? Bakit kanya hinabol hanggang sa sinedsyup kanya para mapahinto ka, para mapanagot ka sa iyong kasalanan? Anong kasalanan mo? Siguro po, Your Honor, yun lang po talaga ang pinakakasalanan ko, yung matapik ko yung ano niya. Siguro na po, ng time na yun, baka wala po siya sa mood. Sa akin lang po talaga na ano yung galit niya siguro nang natapik ko yung kotse niya. Yun naman pala eh. Tinapik lang pala eh. Pinapalala niyo pa eh. Biruin mo eh. Imbis na nagbati na kayo eh. Umabot pa na Senado eh. Ito naman kasi eh. Yung pinakamakulit sa pinakamakulit ng pinakamakulit eh. Nag-ayos na nga eh. Nag-akapan na nga eh. Nakamove on na nga eh. Ginugulo mo pa eh. Pati personal message niyo pinopost mo pa eh. Kaya yung miral ko tuwan-tuwa eh. Buti nga ganyan Bin eh. Para hindi na maulit eh. O, sige na. Nabubulabog yung Pilipinas eh. Ay, nako. O, Senator Bato, pasok! O, yun lang. Ang tingin mo ang kasalanan ko. Yun po siguro nag-provoke sa kanya. So, walang murahan, walang fingiran. Teka, sandali. Anong fingiran? Dirty finger, hindi fingiran. Ulitin mo, mamaya may nakikinig na bastos dyan. Isipin, bastos yung Senado. O, yung background music. Yan. O, Senator Bato, pasok! Walang hamunan, basta humantong na lang sa batukan at kasahan ng baril. Yun lang. Yun na po, Your Honor, sigurong nakikita kong dahilan. Yung pagtapik? Opo. Kaya kahinabol niya? Opo. Biruin mo dahil lang sa tapik na bulabog yung buong bansa? Ikaw naman kasi dapat bumaba ka na lang, gumanti ka, tapos tinapik mo rin yung bike niya. Itabi niyo yung mga sarili niyo, tapos magtapikan kayong dalawa. Kahit magdamag kayong magtapikan dyan, walang problema. Hindi yung babatukan mo, alam mo na ngang may sakit ka, tapos kakasahan mo pa ng baril. Sasabihin mong nakasuot ng guwantes, tapos nakanakil. Sa init na mga ulo nyo, napitikan tuloy kayo ng kamera ng vlogger. Sandamakmak na nga yung hearing dyan sa Senado, dinagdagan nyo pa. Pati yung ibang kalbo, dinamay nyo pa. Dahil sa away nyo, pati presyo ng munggo, tumaas na. Kung sino ka mang seller ka, nasisiraan ka na ng bait. Munggo, 650 each, buisit! Ala, pasok, mga kaibigan na! Bigyan natin ng pagkakataong makapagsalita si Kalbo, mga kaibigan na! Este si Willie Gonzalez, mga kaibigan na! Background music, pasok! Yes, Your Honor. Galing po ako ng trabaho. Almost 2 years na po akong bumabagtas ko sa Espanya, pauwi sa bahay ko po. Pagka-approaching po ng UDMC o Welcome Rotonda, yung bike lane po, minsan natatapakan po ng dalawang gulong sa right side ng mga kotse. Dahil pag ganun po kami ng E. Rodriguez eh. Pumreno po yung nasa harap ko, pumreno din po ako. Ngayon may gumalabog po yung kotse ko. Pagkalabog po ng kotse ko, tinignan ko sa salamin kung ano yung nakabangga sa akin. Inhandbrake ko, binuksan ko yung kotse ko po, bumaba ako. Boljack, sabi handbrake, hindi kasa. Ay, sorry Ben. Pagtayo ko sa kotse ko, Your Honor, nakita ko bisikleta. Sabi niya, minura niya ho ako ng PI eh. Sabi niya, PI, gago ka. Bigla kang pupreno, kung hindi ka ba naman huminto ng bigla, hindi kita mababangga. Teka, yan ba yung nagkasa ng baril? Baka nagkakamali kayo. Lang yan, bait-bait niya no? Uy, i-double check niyan. Kawawa naman yan, o baka ibang kalbo yan. Kasi yung kalbong nakita namin sa video, hindi ganyan. Saka linawin ko lang ha, hindi lahat ng kalbo masama ha, nagkataon lang. Kasi ang dami kong kilalang kalbo, hindi ganyan. Kung may masamang kalbo, ito lang. Da-da-da-da-da. It's the fucking day of double day. O, tuloy na natin ha. O, music, pasok! Yung po, ang nagpainit ng ulo ko, dahil nung pagbalik ko sa kanya nung mura, habang nakatayo ako, ang ginawa niya ho, sinuntok niya po yung bubong ng kotse ko na nakagwantes po siya ng pangmotorsiklo, yung may mga knuckles po, yung plastic. UP naman po, kitang-kita naman po ng mga investigador eh.
Ang sinasabi... Huwag ka magsinungaling, please. Hindi po. Hindi po ako nagsisinungaling po. Sige. Senator Bato naman ang guloy! Iiyak na nga ang gulo-gulo mo eh! Ay nako! O tuloy! Ang sinasabi ko lang po, Your Honor, yung tunay po na pangyayari. Kasi biktima rin nung ako rito eh. Biktima rin nung ako rito eh. Na nawalan ako ng trabaho, na ano ko sa social media, mga anak ko, pamilya ko. Naku, hindi naman ko sinuntok yung kotse ko. Siguro yung bangga lang ko sa bumper ko, pagpapasensyaan ko na eh. Pero ang sabi kasi ni Mr. Gonzales, naka-glove si Mr. Banjola na pang-motor na may knuckles. Tama po yun? Yes, Your Honor. Kasi meron po kaming picture na nakuha. Paki-flash na lang po. Pwede paki-flash yung picture para lang... Yan po, parang close-up image. Parang wala naman siya. May suit ba kayong guantes nun, Mr. Banjola? Naka-guantes ka nun? Naka-gloves ka? Wala pa akong gloves sa... Ayan, tama ba ito? Ito bang nakikita mo? Wala pa akong gloves kasi nga nasira po yung gloves ko. Oo nga po, itong nasa... Ditrato ngayon, ikaw yan yung incident. Okay. Wala ka talagang gloves. Wala pa akong gloves. Ayan po, yun lang Mr. Chair. Kasi yun po sinabi ni Mr. Gonzales, may gloves siya na may knuckle. Oh, Mr. Gonzales. Yes, Your Honor. This picture won't lie. Wala siyang suot ng glove. Ngayon, ikaw pag gumagawa ng istorya, nasuot-suot niya glove na may hard knuckles. Tingnan mo, nakita mo. Makakakita po niyan mismo yung kanan po niyang kamay nakagwantes po na ano makikita naman po ng mga pulis eh yung kanang kamay yung kanang kamay niya wala ring gloves bare hands tinatanggal niya po nung ano nung dumating na po yung mobile kaya sabi ko nga ano niya tinatanggal o wala pang mobile yan nagtututok akma ka pang bubunot eh oh Your Honor nung itinabi na po namin yung bisikleta yung mga pulis po dumating, makakapagpatunay na talaga po nakaano. Totoo po sinasabi ko po, hindi po ako nagsisinungaling. Kaya nga, totoo sinasabi mo, pero totoo rin itong picture na ito na nagsasabi na wala siyang gloves. Alam mo, Mr. Gonzales, kahit ano sabihin mo, ang tao na nanonood, sabihin nila na dati kang pulis. Kaya naman kung palagi nila sabi ng mga pulis sinungaling. Pulis ka, di ba? Pulis ako. Hindi po ako. Ayaw natin masira yung organisasyon natin at pag i-accuse tayo na sinungaling. Hindi po ako nagsisinungaling. Ano? Kitang... Paano nga yan? How can you? Yung kaya ko nga i-describe po yung ano, yung guantes niya. Sige, i-describe po. Kulay itim po, tapos meron po na bilog-bilog dito na plastic po, hard plastic. Yung kanan pong kamay niya. Kaya nga, wala mang... yung kanan kamay mo lang daw, may suot na gloves na may hard plastic. Yung mga biker po, Your Honor, hindi nagsusuot ng gloves na hindi pantay yung dalawa po. Sir Chair, meron din akong right hand niya. Wala talagang gloves eh. Ito, papaplas ko namin dyan. Wala talaga siyang suot na guantes. Nandito na sa cellphone ngayon. Oh, very clear dito. Wala siyang hawak, wala siyang gloves talaga. Your Honor. At saka ako ha, biker din ako. Opo. Pag magsuot ka ng gloves na gano'n na may hard knuckles, tapos siklista ka, parang kang gago. Easy. Hindi mo magkailangan yan sa bisiklita. Easy lang. Ang motor yan. Your Honor, hindi po ako nagsisinungaling. May mga nakakita naman ng mga tao doon na baka ho nung... Bago ko siya abutan, ay tinanggal niya na po. Dahil UP po talaga yung kotse ko po. Hindi po mayu-UP yun. Nang bare hands lang po. Your Honor. Pero kung ako pasuntukin mo sa kotse mo, ay malakas. Mas malaking UP yung kahit na bare hands ko lang. Regardless kung nasabi mo niya sa ibang forum na naniniwala sila, not in my committee. You cannot fool this committee, ha? Yes, Your Honor. Very clear yung nakikita doon sa... picture na wala siyang gloves. Yun nga ang problema ko. At the time of the incident po, magkaharap po kami. Noong sinuntok po niya, harap po ako. Malapit po ako sa kanya, sa distansya niya. Kaya kitang-kita ko po, naka-gloves po siya. Mamatay man po ang buong pamilya ko. Hindi po kung idamay pamilya mo sa kasinungalingan mo! Tingnan mo yung picture na yan, oh. Oh, walang gloves yung right hand niya. Sa incident na po yan, Your Honor, second incident, Your Honor. Ibig mong sabihin,
yung pagtapik niya ng kotse niya, inapo niya yung gloves niya, tapos tuloy-tuloy siya magbike. Ang mahal ang gloves na yun ha, yung may nakil, itatapo niya. Hindi ko po alam kung nilagay niya po sa galbag niya o saan po, pero basta ako po nagsasabi po ako ng totoo sa inyo, Your Honor. Mataas po respeto ko po sa inyo. Yes, yes. Sa barangay lang po nila, narami hong blatter concerning Mr. Willie Gonzalez. And I have with me here summary of cases of Mr. Gonzalez. Parang ano to, sampo. No? Senator Jimmy, Senator Jimmy, ilan dyan ang grip threats sa mga isa po? Merong robbery, prostrated homicide, obstruction, perjury, robbery, prostrated homicide, grave threat, violation of PD 1866, grave coercion, and light threat. So may grave threat, may light threat. Ito pong nasa half screen po, Mr. Chair, are blotters, no, sa barangay po nila. Mukhang sa barangay nila, mukhang hindi rin maraming ano, kaibigan si Mr. Gonzalez. O ikaw naman, attorney! Pasok! Was maltreated by a gun-toting motorist. Forwarded to me a video of a road rage incident that occurred 2 weeks prior. Teka, Boljak! Palitan mo yan, ayoko yan, binabasa eh. Pasensya na ha, kasi imbis na okay na, baka mag-away pa yung dalawa eh. O ikaw na lang, Senator Robin, bilisan natin, pasok! Kami, nabanggit kanina yung muntik nga akong nalaglag sa upuan kasi napag-usapan na naman yung kriminal. Buti na may absolute pardon na ako. Senator Robin, pakitanong nga kung tutuluyan niya talaga, kung babarlin niya. Kasi tumatagal tayo eh, para matapos na. Ay nako. O yung music, patugtugin na. Tragis na yan. Tapos napunood ko po kayo. Sabi niyo dun sa isang interview niyo, babarlin niyo talaga. Honor, i-disable ko lang siya kung talaga susugurin niyo po ako. Kasi sabing inamin naman po niya kanina na wala pa po kayo. Susunggaban niya ako talaga. Susugurin niya ako. Pero babarilin niyo? Sa paalab po, siyempre. Para i-disable lang po. Bakit mo i-disable yan? I-runner yan. Babarilin mo sa paa, edi hindi na nakapagbike yan. Isipin mo na lang kung nakabaril ka ng tao. Biruin mo takot ka magasakit pero hindi ka takot manakit ng tao. Wes, hindi nyo na magagawa ngayon yan. Dahil may batas na, Anti-Road Rage Act of 2023, House Bill number 8991. Kaya kung mainitin ang ulo mo, huwag ka nang bumiyahe. Ibenta mo yung sasakyan mo o kaya ipakatay mo sa banawe. Kesa naman makapanakit ka sa kalsada na nagmamanehong kamote. Kung pasensyoso ka naman, edi bumiyahe ka. Kung sakaling mabangga ka, magpasensya ka. Pag siningitan ka naman, mag-thank you ka. Wag na wag mong mumurahin, makakasuhan ka. Kung sakaling masagi ka, mag-thank you ka. Sabihin mo, thank you. Thank you ng ina mo. Tapos yung isasagot sa'yo, mas thank you ka. O eto ka o. O tama, mali. E di naiwasan nyo yung gulo. Kesa namang kasuhan kayo, tapos makipagsiksikan pa kayo sa Senado. Nandiyan pala si Boy 10K. Dapat yan yung kinokontemp eh. Nagsisinungaling sa 10K eh. Thank you.
Barubal.